Magandang araw! Sa video na ito, i-discuss ko lamang yung mga learning tasks na makikita sa Quarter 2, Week 7 ng Science 4. Learning Task 1. Fill in the table below. Choose the words from the box. Dito po, mayroon po tayong dalawang columns sa table, which is column 1 is predator, and then column 2 is prey. So, mula po sa box, pipiliin ninyo kung ano-ano yung mga predator. When we say predator, sila yung mga kumakain. And sa column 2, which is prey, ano po yung mga kinakain nila? So, nagbigay po ako ng halimbawa. Predator, mayroon po tayo si bird. Ano po ang kinakain ni bird? So, si bird ay kumakain po ng earthworm. So, nilagay ko po siya sa prey. So, mula po sa box, pakilagay po lahat ng mga predator and pakitapat sa column 2, which is prey, kung ano yung mga kinakain nila. Dito naman sa learning task 2, examine the pictures, then answer the guide questions. Meron po kayong makikitang dalawang pictures, which is picture A, lice and a man. Picture B, person and a worm. Pagkatapos niyo pong ma-analyze yung dalawang pictures or larawan, sasagutin niyo po yung mga guide questions, which is 1 to 4. So, sa picture A, sasagutin niyo ang questions na 1 to 4. And then, sa picture B, sasagutin din po ang guide questions na 1 to 4. So, ano ba yung question number 1? What is the type of interaction that exists between these organisms? So, sa picture A, anong type of interaction ba ang makikita natin? Ito ba mutualism, commensalism, parasitism, or predation? So, isa lamang po. Ganon din po sa picture B. Number 2 question, what organisms are involved? So, isusulat ninyo ano-ano yung mga organisms na involved sa interaction or sa relationship. Number 3, which organism benefited from the interaction? Okay, sino po or ano ang nakinabang sa interaction sa pictures A and B? Number 4, which organism is harmed from the interaction? Ngayon, sino or ano naman ang naapektuhan sa larawan na nakita niyo sa picture A and picture B? So, sa number 3, ano or sino po ang predator? Sa number 4 question, sino or ano naman ang prey? Punta po tayo sa learning task 3. Examine the pictures. Tell the name of the organisms. Write the relationship that exists between the organisms. Then answer the guide questions. So, katulad po ng learning task 2, meron po tayong table at may column A and column B. Sa column A po, isusulat ang pangalan ng organism na makikita po sa larawan. Sa column B, which is relationship, isusulat ninyo kung ano yung type of relationship na mayroon between the organisms na nasa larawan. So, nagbigay po ako ng halimbawa. Number 1 po na makikita natin sa picture ay bee and flower. So, ano po yung relationship nila? Mutualism. Bakit mutualism? Kasi si bee ay nakikinabang sa flower and ganun din si flower. May naitutulong si bee sa flower. So, gawin po ninyo sa mga iba't ibang pictures na makita ninyo sa learning task 3. Okay, ano yung mga guide questions? So, bawat picture po ay sasagutin yung mga guide questions, which is 1 to 3. Guide question number 1, which of the pictures of organisms show beneficial interaction? Okay, alin dyan yung interaction kung saan hindi siya nakasasama? Number 2, when do we say that an interaction is beneficial? Kailan mo masasabi na ang interaction or relationship na mayroon sa organisms ay beneficial or nakatutulong? Hindi siya nakasasama. Number 3, which of the organisms are not benefited nor harmed? So, isusulat po ninyo sa number 3, alin-alin yung mga organisms ang nakikinabang or hindi napapasama.
Panghuli ay Learning Task 4. Write a 3-sentence reflection on the effect of environment in organisms. Dito po isusulat lamang po ninyo ang inyong reflection. Sabi po doon, 3 sentences. So, ang inyong pangungusap ay magsisimula sa I understand that and I realized that.